mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko pong basahin ang sinasabi po sa aklat ng ikalawang kronika, 2 Chronicles 7, verse 12, hanggang 14, ang wika ko dito. Tagalog. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako andugan. Verse 13. Isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan. 14. Ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupa. Amen. So, ang title po ng mensahe sa araw na ito, A Call to Prayer and Repentance. So, as we are participating and celebrating with other Christians, sa ibang believers, ngayon po ay Global Day of Prayer and Repentance. Amen? So, tayo po'y manalangin. Amen? Tayo po lahat, ayun mo po at umitip. Hallelujah. Father in heaven, Lord, we humble ourselves sa iyong paanan. Lord, we acknowledge our great need for you, O God, your power and presence, most Holy Spirit. And Lord, search our hearts. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala at karamihan. Hugasan po nawa kami ng banal na dugo ng Panginoon Jesus. At nawa po, kami ay iyong gawing katanggap-tanggap sa iyong harapan. Lord, we desire, O God, na ang mga salita mo ay tumimo sa puso ng bawat isa mamusap at higit sa lahat, tulungan po ninyo kami. Lord, we pray for your mercy and grace, your help, Lord, upang masunod po namin ang iyong salita, ang iyong pagtuturo at pagtutuwid sa bawat isa sa amin. Lord, we claim your victory, O God, sa aming po mga buhay at patuloy na sinasamba ni Dulo lahat at dinadaki. Wala po kami may babalik, Ama, kundi patuloy na purihin at sambahin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Sa English, ang wika po sa 2 Chronicles 7, verse 12 to 14. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. Verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land. Amen. So, ito po ay pagkakataon kung saan si Haring Solomon ay kinausap ni Yahweh. After po ng dedication ng temple ng Lord, temple ni Solomon, the Lord appeared to him. Okay, so ito po yung second time na nag-appear sa kanya, nangusap sa kanya si Yahweh. Amen? So the Lord made a promise and a covenant with Solomon. So ano po yung condition? Sino nga daw po ba ang tinatawag dito? Kanino po ba nangungusap ang Diyos sa parte nito? Who are called? Sabi po doon, if my people, God's people. Okay? So, ang tinatawag po dito,
dapat nangusap ang Panginoon dito ay ang kanya, para sa kanyang bayan. Those who are called by His name. Okay? So, pag sabing called by God's name, ang pangako po na ito was originally given to Israel. Okay? Sa mga Israelita po ito noong unang panahon. But now, tayo po ay, ang promise po na ito extends to all believers sa ating panahon ngayon. Dahil tayo rin po na mga nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay tinatawag din sa pangalan ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga, we are called Christians. So, di ba? Kabit na ng pagkatao natin ang pangalan ng ating Panginoon, Hesukristo. Okay? So, we are called. Pero, ano nga po ba ang panawagan ng Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon? Una, what are we called to do? Ano po sabi po ba doon? Okay? Pero may condition po. Before we see yung kung what are we called to do, ano po ba yung condition? Sabi po doon, kapag isinara ang langit, ibig sabihin, may pagtuyot o kaya walang ulan, kasi po ang ulan, during the time of Israel, sa Israel po, ang ulan po ay napakahalaga. Kasi naka-depende po sila sa ulan dahil yung kanilang lupain ay karamihan, yung mga pananim, nakaasa po sila sa ulan. So, ang ulan po ay galing kay Yahweh. So, sabi po, isara kuman ang langit at hindi umulan. Ano pa? Sa pagkakataon po na utusan niya ang mga bala. Okay? Sa pagkakataon na magkaroon ng mga peste tulad ng bala at magpadala siya ng salot. Okay? So, yun yung kondisyon. Sa pagkakataon na merong hindi magandang kondisyon sa kanilang lupain, ano po ang sabi ni Yahweh? Kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. So, ito na po. Sa kondisyon na nasa pangangailangan sila, may pagsubok, may kasalatan sa buong lupain, may ibinigay po na alituntunin si Yahweh, ano ba ang pwede nilang gawin? Una, humble. If my people are called by my name, will humble themselves. So, kailangan ang pagpapakumbaba. Okay? So, bakit po? Dahil pag tayo lumalapit sa Diyos, kailangan natin kalimutan ang ating pong mga sarili. Kailangan natin isukoy, mga pride, lahat ng pinagmamalaki natin. So, nais ng Diyos na lumapit tayo may pagpapakumbaba sapagkat sabi nga po, the Lord resists the proud but gives grace to the humble. Okay? So, kailangan natin lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Sa panahon pong ito rin, tinatawagan ng Diyos na lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Amen? So, bakit pinaintulot ng Panginoon na maraming mga bagay na pinagmamalaki ng tao, pera, ari-arian, negosyo, trabaho, ay medyo na-shake sa panahon kong ito. Upang ang lahat ng ito na ating pinagmamalaki ay ating ibaba sa paanan ng Panginoon. Eh? So, sa panahon ito, hindi po nararapat ang kayabangan ng pagmamalaki. Ito ay panahon na kailangan natin magpakumbaba, magpapira pa sa harapan ng Panginoon. Kasi wala po tayo ibang magagawa. Ano bang laban natin? Siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay lumikha sa atin. So we cannot be, we can't afford na panghawakan yung lahat ng mga pinagmamayabang natin sa buhay. Amen? So magpapakumbaba lang tayo. Minsan po, ang pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang turuan ang tao na magpakumbaba. Di ba? Ayan. So, number two, seek God
pray and seek God's face. Amen. So, pag sabi, pray and seek God's face. So, prayer is not just a ritual. We know na ang panalangin po ay bahagi ng relationship natin kay God. So, ano pong nais ng Panginoon? To pray and seek God means gusto ng Diyos na ma-restore ang fellowship and intimacy ng tao na kanyang liha sa kanya. Unang-una, ang mga mananampalataya. Amen? Ito po ay panahon din, nasa panahon po tayo ngayon, na kung saan ang mga mananampalataya ay tinatawagang manumbalik sa close relationship, intimacy with God. Amen? So, minsan yung prayer parang nagiging ano na lang. Pagka may you're in trouble, yun lang magpipray. Pag okay ang buhay, nakakalimutang manalangin. Okay po? So, kaya minsan pinapahipuno talaga ng Panginoon mga ganitong pagsubok upang ipaalala ulit sa tao kung nakakalimot na sa Diyos. At lalo na sa mga Kristiyano na kailangang manumbalik sa ugnayan sa Panginoon na ang pananalangin ay dapat na maging buhay natin. Lifestyle. Okay po. Prayer should be our lifestyle. Hindi po ito yung pagka may problema, doon lang magkukumahog, manalangin, o kaya magkukumahog na, uy, pag-pray mo ako, ganun-ganun. Pero, nung okay ang lahat, di ba, hindi man lang makatawag sa Diyos. Okay? So, yun. Pangatlo po, turn away from evil. Okay? So, turn from their wicked ways. Alam niyo po, ang isa sa mga matinding panawagan sa panahon natin ngayon ay repentance. Kailangan ng paligdan ng lahat ng mga pagkakasala. Alam niyo po, ang pagsisisi o repentance ay hindi lamang po ito basta nagsabi ng sorry, pagkatapos ay babalikan ulit ang kasalanan. Okay? So, ang tunay po na repentance involves, una, a change of mind. Tapos, pag nabago yung kaisipan, magbabago rin ang pamumuhay o yung gawa. Amen? So, kailangan natin completely, sabi nga, tuluyang paligdan ang kasalanan at anumang kasamaan. Amen? Sa panahon po kasi natin ngayon, sobra na tanggap. Tanggap na yung ano, yung evil o yung kasamaan, di ba? Yung mga dating bawal, yung mga dating hindi tanggap ng mga lipunan, eh unti-unti na yung tinatanggap ng lipunan. Na ang lahat ng ito ay taliwas sa turo ng Diyos. Amen? Ano-ano nga po ba yung mga bagay na kailangan natin hingi ng tawad? Okay, we have to ask God personally, tayo mismo, kausapin natin ng Panginoon, magpasiyasat po tayo, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Pangalawa, sa ating mga pamilya, ano po ba yung mga kasalanan na laganap sa loob ng tahanan? Okay, simulan natin sa mga anak, sa mga bata. Ang mga kabataan po ngayon, are very rebellious and disrespectful sa mga magulang, sa mga nakakatanda. Alam niyo po, isa yan sa kailangan hindi natin ang tawad. Ano pa po? Irresponsible parents. May mga magulang na hindi maayos yung kanilang pagkalinga sa mga anak. Ano pa po? Sa mga relationship, yung mga adultery, pakikiapid. Okay? So, sa panahon din po ito, marami yung, lalo po sa ibang bansa, yung divorce. Okay? Sa ibang bansa, tanggap na rin po nila yung incest. Okay? Sa iba pa po, at sa karamihan po sa mga pamilya,
nananaig yung mga hatred and greed, yung galit at kasakiman. Okay, ano pa po? Sa mga community, sa mga kapitbahayan o yung lugar na ating tinitirhan, particularly dito po sa Philippines, ano po yung mga bagay na ito? Gambling, yung sugal, pagkagumon sa mga bisyo, drugs, paglalasing, pag-inom ng alak, okay? So, at iba pang mga bisyo. Okay. Sa ating pong, sa mga bansa, at particularly dito sa Philippines, okay? Ano po yung mga kasalanan na kailangan paligdan? Idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Immoralidad. Okay? Pakikiapid. Sa ibang mga bansa, di ba, accepted na rin yung abortion, divorce. Okay? At lalo na itong lately, ano, dito nga naman sa, kahit dito sa Philippines, tinatanggap na rin unti-unti homosexuality. Okay? Homosexuality pa, ugnayan ng lalaki sa lalaki, ugnayan ng babae sa babae. Okay? Ano pa po? Murder, pagpatay, corruption, and prostitution. So, ano po ba nangyayari sa atin sa panahon ngayon? We have misplaced values. Okay? Sabi nga, sa panahon ngayon, kapag nandun ka sa katuwiran, ito pa yung tinatawag na mali. So many, dahil sa misplaced values, we call evil good and good evil. Diba? Kapag ka, nanumuhay ka na tama, ikaw pa yung uusigin. Ikaw yung mali sa paningin ng marami. Okay? So yan yung mga kasalanan na kailangang ihingi natin ng tawad. Bagaman, maaaring isipin natin, hindi ko naman ginagawa yan. Pero, ang panawagan po ng Panginoon para sa atin ng mga mananampalataya ay tayo ang mananalangin, luluhod, at hihingi ng tawad at magsisisi para sa kasalanan ng mga pamilya, ng mga angkan, ng mga community, at ng bawat bansa. So, kaya nga po, tinatawagan tayo to turn away from evil. Kasi meron pong pangako ang Diyos. Amen. So, what is God's promise? Una, He will hear our prayers. Diba? Sabi nga, kung gagawin natin yun, manunumbalik tayo sa Diyos, magpapakumbaba, tatalikdan natin mga kasalanan. Ano pong gagawin ng Panginoon? He will hear. Pakikinggan niya. Okay? So, kasi yung pagpapakumbaba at yung katapatan o paglapit sa Panginoon, ito po ay kaaya-aya sa pandinig ng ating Diyos. Ano pa po? Pangalawa, He will forgive our sins. Patatawarin ang ating mga pagkakasala. Bakit po? Bakit mahalaga yung forgiveness? Because forgiveness opens the way for restoration of relationship and fellowship. Kapag natanggap natin yung kapatawaran mula sa Panginoon, nagkakaroon po ng pagpapanumbalik ng ugnayan sa Kanya. Amen? At yung pinakahuli po, He will heal our land. Ito po ang ito po yung greatest need ng buong mundo ngayon. Healing. Every nation needs healing. So, hindi lamang po physical. Okay, kailangan gumaling ng buong daigdig mula sa COVID. Okay? Pero, ang unang-una po na kailangan nating maranasan ng kagalingan ay spiritual. Okay? Marami po nga kailangan makapanumbalik sa Diyos, magsisi, tumalikod sa kasalanan at hanapin ang Panginoon, manumbalik sa Kanya, sa relationship sa Kanya. Okay? So, kailangan po natin unang-una ang spiritual na kagalingan.
dadaloy ang physical. So, we pray na ito pong global day of prayer and repentance will touch the heart of God so that there will be healing and revival sa spiritual, sa buong body of Christ, at makaranas din po ng pagalingan at kalayaan ng buong baby mula po sa karamdaman ito ng holiness. Amen? So, ang nais po ng Diyos, hindi lamang yung mababaw na panghingin ng tawad, kundi tunay na pagsisisi, genuine repentance. So, we need to make a decision and resolution to really forsake. Kailangan natin talagang iwan yung lahat ng mga kasamaan at baguhin ang ating pamumuhay. Alam niyo po, bakit nagbigay ng ganitong mga pangako o tipan si Yahweh? Because God, He is faithful, merciful, and willing to forgive and heal. Willing siya. Gusto niya. Di po ba? Because He is our healer. He is Jehovah Rapha. Amen. At gusto niyang magpagaling. Gusto niyang magpatawad. Gusto niyang panumbalikin ang bawat tao na kanyang nilikha. At lalo na yung kanyang mga pinawag sa isang relasyon na tapat sa kanya. So, nais po natin gamitin ang pagkakataong ito para tayo po'y manalangin, at kahit sa mga personal po natin na panahon ng pakikipag-lead at pakikipag-usap sa Panginoon, tayo po'y manalangin in behalf ng mga pamilya, community, and the whole nation. Amen? So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, we continue to acknowledge, O God, how merciful, loving, gracious you are. Lord, salamat po dahil sa iyong mga salita. Binibigyan po kami ng pag-asa ng iyong kapatawaran, pag-asa ng kagalingan, at pagpapanumbalik ng aming pong ugnayan sa inyo, at gayon din, restoration sa bawat area na aming Lord, sa pagkakataon po ito, sama-sama po kami na nagpapakumbaba sa iyong trono ng biyaya. Lord, we acknowledge ang bawat kasalanan namin sa iyong harapan. Patuloy niyo po kami siya sa atin. You know, Lord, alam na alam po ninyo, kilala niyo po kami, Panginoon. Lahat ng mga bagay na amin po iniisip, nadarama sa mga bagay na nasabit na gawa namin, Panginoon. Nagdulot ng bigati sa inyong puso, patawarin niyo po kami, O God. And Lord, in behalf of our families, Lord, ano man ang mga kasalanan sa mga tahanan, mga angkan, O Diyos. Lord, ito po'y aming hinihingi ng tawad. Patawarin niyo po at linisin ang lahat ng mga kasalanan. Lord, sa mga pamilya, yung mga division, hatred, greed, misunderstanding, and unforgiveness. Lord, patawarin niyo po ang bawat tahanan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Patawarin niyo rin po, Diyos. Lord, we want to ask for forgiveness sa in behalf ng lahat ng mga kabataan namin sa generation na ito, Lord. The youth of our generation, of this generation, we want to ask for forgiveness sa kanilang disrespect sa inyo at sa mga magulang at sa mga nakakatanda. Forgive our youth, O God, for being rebellious in so many ways. Patawarin niyo po at linisin ang pagkakasalang ito ng mga kabataan sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Lord, forgive the sins of our nation at sa bawat community, Father in heaven. Lord, forgive yung corruption sa gobyerno. Patawarin niyo
niyo po, Diyos, yung paglagalap ng iba't ibang bisyo, sugal, drugs, Lord, yung alcoholism, yung pag-iinom, patawarin niyo po. Patawarin niyo rin maging aming bayan, O Diyos, sa kasalanan po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, idolatry, even witchcraft, O God. Lord, forgive the Philippines. Forgive, O God, ang aming pong bansa sa lahat ng mga kasalanan ito. Forgive us from immorality, homosexuality, lesbianism. Forgive our nation, Lord, sa adultery, fornication, pakikiapid. Lahat ng uri ng hindi kalugod-lugod na relasyon sa iyong paningin. Patawarin niyo po, Lord God, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, ang buong daigdig din po, Panginoon. Patawarin niyo po, dear God, dahil nawala ang paggalang ng tao sa inyo. Lord, ibalik niyo po yung banal na takot sa puso ng bawat isa sa amin. Ibalik niyo po, Panginoon, ang paggalang at respeto sa inyo ng lahat ng iyong mga nilikha. And Lord, we pray, let your mercy flow. Let healing flow. And we pray, O God, that this global day of prayer and repentance will be a sweet aroma sa iyong harapan, Panginoon. Na may this touch your heart to heal. Heal many hearts. Heal many lives, O God, in Jesus' name. Nawa po, Lord, maraming tao ang lumapit sa inyo sa panahonang ito ng pandemic. Maraming po, Lord God, ang maligtas. Maraming magsisi. Maraming ang panigda ng kasalanan at manumbalik sa inyo, aming Diyos. And Lord, we pray for great harvest sa pamamagitan po ng sitwasyong ito. Lord, we believe that you still have a good purpose sa buong daigdig. And we trust in you, Father God. And Lord, we pray yung complete healing ng buong daigdig mula po sa COVID-19 in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, salamat sapagkat you are our Jehovah Rapha. And we believe, Lord God, na willing po kayong magpagaling. You're always willing and ready. And you're so kind and merciful and gracious, O God, para magpagaling. Kaya po, Lord, patuloy kaming nananalig sa iyong mga pangako, sa iyong salita. At patuloy mo pong kausapin ang bawat isa sa amin. Lord, selyoan niyo po lahat ng mga panalangin ito sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Jesus at ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Lord, we trust in you, O God. At wala po kami maibabalik kundi patuloy na purihin at sambahin ka, Ama. In Jesus' name we pray. Amen.